napansin ko, pag may kinakasal ako, may mga pagkakataon, yung lalaki, habang sinasabi niya dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kuminsan nauutal. Oo, nasa samed. Kailanman hindi kita... O kaya nabibingi, ano nga yung padat? Totoo. Kuminsan, kahit masabi ng diretsyo, kailanman hindi kita magtataksilan. Ang galing. Sa abay, may sisigaw. Woo! Ayaw maniwala. Ito ha, ito hindi ko gawa-gawa. Kahit yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa yun. Nangyayari yun. Kamakailan, baka nga nanonood sila. Sorry ha. May kinasal kami dyan. Alam naman nila ito, tawa kami ng tawa. Ganyan ang weather ha? Ganyan ang panahon. Habang sinasabi ni lalaki dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Ah, kumulog, kumidlat. Totoo. Tapos si babae, nung yung part na niya ang sinasabi niya, umula naman ng malakas. Ay, ano to? Buti nga, hindi pa ako pwede magsalita. Kasi kung makapagsasalita ako, baka may mapahiya. Ibig kong sabihin ganito, ganyan ba napapansin? Ito, napapansin ko, hana, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto kong sabihin ganito, umiiyak ka ngayon, siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa na tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Antindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yun? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae. Ako nga, kuminsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yun? Ano? Kaya mo? Kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglukuhan. What? Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahal ninyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ng lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin, pero kulang ito. Kailangan namin ang tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya, kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama, may mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos nun, uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya, nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluloko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, huwag nagting gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At huwag nating pilit na gawing maganda ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya. Kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Eh, paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagluko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak ng maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinukondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama,
basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na iku-condemn ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakialaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin.